Hey everyone, welcome back on my YouTube channel. This is Simply Tiki. At sa araw na to guys is mag-unbox tayo ng panibagong item from Lazada. So nakikita nyo ngayon sa front ng aking camera is meron tayong malaking parcel dito. Kung ano yung nasa loob nito, well, malalaman ninyo pagkatapos natin i-roll yung intro ng video na to. Let's go! Alright, so ngayon bubuksan natin yung parcel na to. Anyway guys, gaya nga na sabi ko sa inyo, binili namin to sa Lazada. So makikita nyo naman, meron pa siyang security seal. So ginagawa ko yung video na to for the purpose na ma-avail natin yung warranty. Kasi syempre, hindi natin alam kung ano laman ng box. Kasi ang laki nito. So what I expect is mas manipis na box. Kasi manipis lang naman yung laman nito. Pero ang laki nito, kwadrado. So, nakakapagtaka. Pero yun nga, sabi doon, without video, without we cannot avail the warranty. So, yeah, kaya binidyo natin. Double purpose na rin to, unboxing. So, let's go and fast forward na natin to. Siya nga pala guys, yung specific store kung saan namin nabili itong iPad Mini 6 ay sa Kim Store through Lazada. So, meron din silang website, pwede nyong i-check. So, what we bought is the base variant na 64GB. Ang kulay nito ay purple. Meron tong warranty, nakalagay naman dito sa may paper na to, parang pinaka-resibo niya. So guys, quick specs lang, ang Mini 6 nga pala is may chipset na A15 Bionic na kung di ako nagkakamali, 6nm or 6 nanometers. So, napakababa. Nang ibig sabihin nun, talagang power efficient to. Matagal malobat. So, expect na natin na matagal to malobat. Dahil na rin sa, yun nga, mababa yung kanyang nanometers. And also guys, meron tong 8.3 na screen. Hindi siya ganun kaliit at hindi rin siya ganun kalaki. So, very handy talaga tong Mini 6. So, kung ako tatanungin ninyo, mas gusto ko nga to dahil very handy siya. So, ngayon, ito na, buksan natin yung box. At pagbukas natin, bubungad agad sa atin yung pinaka-iPad. At yeah, I will do the honor. Babalatan na natin to at tignan natin kung gaano ba kaganda. So, pare-pareho naman yung vibes mo nag-open ka ng brand new Apple, no? So, hindi ako madalas nag-open ng kasi brand new Apple. Pero, every time na nag-open ako ng brand new Apple product, talagang iba yung feeling kumpara sa Android. Yeah, ramdam mo talaga yung mahal yung item. So, if you compare it to the iPad Mini 1, makikita nyo naman mas malaki pa rin yung katawan ng Mini 1 kasi nga, sobrang laki nung bezels. Kumpara dito sa Mini 6 na very, ano na siya, very modern na yung design niya. Yeah, ito na yung Mini 6 natin. So, tinurn-on ko na siya, yung power button lang naman niya nasa taas. And it also serves as the fingerprint button. So, huwag nyo hanapin yung fingerprint kung saan parte. Yung pinakapindutan niya, yun na rin yung kanyang fingerprint. At the back, meron siyang single camera. So, this is 12 megapixel. Wide na siya, wide angle na siya. And same goes to the front camera. 12 megapixel din yan, guys. So, this is what it looks like. So, yung display nito, as much as I know, this is a retina. So, ilalagay ko na lang dito yung specs para mas makita ninyo yung quick specs. And, gaya ng ating ina-expect, napakaganda ng display nitong iPad Mini 6. Yeah, hindi ka mabibigo sa display pa lang nito. Talagang pwede kang magbabad kanunod ng Netflix. So, meron pa tayong sleeve dito kung saan may kita nyo, meron tayong quick guide, meron tayong sticker, dalawang sticker ng Apple. Pwede nyo gamitin yan kung saan nyo gusto i-dikit. Huwag lang sa noo. So, meron din tayo dito guys na warranty card, meron tayong manual. So, meron tayo ditong isa pang power brick which is the charger. And good thing, may kasama tong charger para sa mga bagong products nila na nirelease ng mini ng 2021. Ay, yeah, wala silang kasamang charger, kundi ano lang, cable lang talaga. So, we also have Type-C cable, Type-C to Type-C cable. So, much known to sa as power delivery cable. So, yan, hindi na to gumamit guys ng lightning.
So, para sa akin, kudos para dito dahil mas madali gamitin yung Type-C kasi kahit saan ka pumunta, may Type-C. So, okay na okay to. Kumpara sa Lightning, hindi lahat kayo gumagamit ng Lightning cable. Okay, so, yan lang yung laman ng box. So, as much as we needed, lahat ng mga kailangan natin ay andyan na. Wala nga lang siyang headphones at wala din po siyang Apple Pencil. So, hindi po included yung headphones saka Apple Pencil sa loob ng package. So, bibilin niyo po yun ng bukod. Diba? Sa ganung kamurang presyo, syempre, umuasahan na kasama. Okay, so hanggang dito na lang to guys. Sabi ko nga sa inyo, quick unboxing lang to at saka konting review. So, hindi ko napapakita sa inyo kung paano to i-set up. Siguro, alam nyo na yun, no? So, yan. Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, subscribe. Hit nyo na yung notification bell sa baba para updated kayo sa mga videos na i-upload ko sa mga susunod pang mga araw at linggo. Para si Pag naman si Simply Techy. And also, kung may mga tanong kayo, don't hesitate to comment down below sa mga tanong ninyo. Just be mindful na lang sa mga comments natin and be respectful. Okay, so thanks for watching and God bless everyone. Peace out.